All right, so today we will register our globe number. May sinasabi sa akin na link sa utol. Pupuntahan ko sa Facebook, tapos click yung link. Hanapin niyo yung globe, ganun, no? Tapos lalabas na yung globe na registration, tapos hingin yung number niyo. Type yung number, then after which iyan ngayon. Antayin mo yung details sa cellphone, hingin yung ano yung code. So send mo yung code, tapos manghihingi lang ano yan ng information about sa iyo. So, type mo lang. Then after noon na mag-selfie. Kailangan yung selfie niyo less than 2 MB. Kaya nag-crop ako. Para mas mababa pa siya. Yan. All right. Then after noon balikan niyo na to register. Yan. Yung ID hindi kilala yung UMID eh. Ayaw niyang tanggapin yung UMID. So, nagpalit ako. I mean, yung national ID, ayaw tanggapin. So, nagpalit ako ng UMID. So, yan. Nung una kasi ang aking pinicturan yung ano, national ID ko. Eh, wala. Ayaw. So, nagpalit ako to UMID ID. So, yun. Piliin nyo na kung anong ID. Lagay nyo yung number ng ID nyo. Then, after noon, yan. Upload nyo rin. Yan. So ito yung part na ano nagpalit ako ng ano ng ID. Yan. Okay, so after noon, upload nyo ulit. Yan, then ayun na. Check lang lahat. Tapos pag-check, submit. Globe ito ah, globe sa akin. Yan. Registration complete. As meron sa inyo mag-text. Ayun na. Babatiin na kayo. All right. So ano ba kahalagan ng ano ng SIM card registration? Yan ay ginagawa na sa ibang bansa at sa Pilipinas ngayon ginagawa na rin para maiwasan na yung mga scammer, siyempre yung ang mga kalaban ng ating gobyerno. With that SIM registration, malalaman na kung kayo na yung SIM card na ginamit sa pantawag, o, halimbawa yung nga, yung mga kidnap or ransom, pwede rin nang makilala kung sino-sino yung mga tao behind every act or every call, message na gagawin. So yun lamang. Thanks for watching. Bye-bye. Happy New Year.